Pagpupuri po sa Panginoon sa tanging awit na ating napakinggan. Ayan. So, mabenta-mabenta si Brother Cyril. Ano eh. Sinong naka-schedule sa susunod para kaduwe? Si Brother Jaben. Eh. Papabook din ako, brother. Sana ako. So, magagaling kumanta ang ating mga kabataan. Good morning po! Ngayon po sa mga kasama po natin online, good morning din po sa inyong lahat. So, hindi po lingid sa inyo, kami ay kumuha ng sasakyan, utang na sasakyan. Ano po? Nowadays po kasi hindi na luho ang sasakyan, kundi isa na rin siya sa mga pangangailangan natin. Almost 2 years, hindi kami nakauwi. Last month, umuwi kami. First time magbiyahe, nahuli pa ng HPG. Ano? Buti na marunong tayo makiusap. Ano? At tayo ay pinagbigyan, ano? So nakakatuwang mga experiences ang pagde-drive. Tapos kahapon, ginawa pa akong driver, ano, ng mga bumili kasi tayo ng mga equipments natin para sa ating pang-live stream, pang-recording at saka mga microphones po natin, ano po. So di na ako uulit, napaka-traffic, ano. Manghirap pala ano yung ganyan, ano po. Pero masaya yung ganyang mga experience. At maganda yung sasakyan kong yun. Yung sasakyan namin nabili, mainam yan. Nag-uusap yun eh. May tatawid. May batang tatawid. May bisikleta. Nag-uusap yung sasakyan kong yun. Ano? Ganun siya kaganda. Ano? Lagi siyang merong early warnings. Ano? Na, yun nga lang yung malapitan na tsaka biglang mag-uusap yung sasakyan. Ano? So nakakatuwa yung sasakyan na yan, mainam. Ano? May commitment ako to pay the bank ano, monthly. At pag hindi ako nagbayad, yung commitment, sinira ako, babawiin nila yung sasakyan. Ano po? So kailangan kasi hindi tayo sumisira sa isang commitment. In the same way, we as a member of Cardona Church of Christ, meron tayong commitment sa Cardona Church of Christ where we belong. Diba? Kailangan hindi tayo sumisira sa commitment natin at kailangan nananatili tayo dun sa mga commitment na meron tayo. So meron ba kayong commitment sa Cardona Church? Oh, meron. Ano yun? Basta, may commitment ako. So, anong commitment natin? Like for example, lagi ko sinasabi, itong ating mga kabataan ito, diba? So, ang commitment nila, babangon sila ng maaga, every Sunday, at yung buong araw nila ng Sunday, narito sila. Ano, para mag-operate ng ating mga gamit at saka mga tumugtog at magpaawit. Diba? Ganun yan. Kahapon nga nag-uusap ko, sabi Brother Job, sabi niya, oh, pang madaling araw pa naman ako. Sabi ko, ah, ako, pang alas 10 pa ako. Ano? Eh, hindi pala pwede, ano, na dapat mula madaling araw din ako. Ano? Kasi that is my commitment. Ang commitment ko, kahit pagod, kahit puyat, babangon at babangon para magpahayag ng salita ng Panginoon. So dapat may commitment tayo. So, anong commitment natin? So, pinag-uusapan natin yung Jerusalem Church. Tingnan natin yung first commitment nila na pinag-uusapan natin last week. Chapter 2, verse 42 ng Acts. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, anong commitment ng Jerusalem Church? They were committed to read and study the Word of God. Diba? So we as Cardona Church of Christ members, ang commitment din natin is to read and study God's Word in a daily basis and in a systematic way. So yun yung ating itinuturo. Ano po? So dapat may commitment tayo. So ang commitment natin, magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, araw-araw. Ano? So yun ang commitment natin. So ang commitment natin, ito ha. Babasahin natin ang buong Biblia from Genesis up to Revelation mula ngayon hanggang December 2022. Oh, mahaba-haba yan mga kapatid. Ano? Magandang commitment yan eh. Ano? Magbabasa tayo ng Bible. Sino rito nag-start na magbasa? Simula nung marinig ninyo yung message na yan last week,
nagbasa na ng Bible. Sino nagbabasa ng Bible? Kahit ilang verse lang, hindi daily verse lang, any nagbasa. Aba, marami-rami na, ano? Pito. Oh, very good. Ano? Marami-rami na nagbabasa ngayon. So, yan ang commitment natin, ha? To read God's Word from Genesis up to Revelation. At lahat ng makakatapos sa 2022, punta kayo kay Tadjo. Meron niyang gift sa inyo. Ano? Okay ba yan, Sister Tadjo? Okay, okay daw. Ayan, ayan. Kanina madaling araw, si Brother Gary. Ano? Ngayon si Tadjo naman. Ano? So, sino kayang pang alas Jesus mamaya maituro? Ano? Punta lang kayo, dala-dala nyo. Nabasa ko na po from Genesis to Revelation. Punta kayo kay Tadjo, may gift yan sa inyo. Okay, yan na eh. Yan yung ating pag-uusapan sa mga susunod. So listen, tayo ay committed member, hindi committed. Hindi tayo mga kumikitid, ha? Tayo ay mga committed church member. Ano? So dapat yan ang goal natin. As a member of this church, mga committed tayo. At ang unang commitment natin, magbabasa na tayo ng Biblia every day. Tatapusin natin yan from Genesis to Revelation. Amen po ba? Oh, parang ayaw. Yung iba, amen? Oh, yan. Very good. So, every Sunday, tatanungin ko kayo kung anong chapter na kayo, ha? So, nagbabasa kayo. Yung mga nagse-cell group natin, malayo na yan, eh. Mga nasa Joshua na yan, for Samuel, etc., etc. Ano po? Mag-practice tayong magbasa ngayon. Basahin natin, verse 42 and 46. Sabay-sabay tayo. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa mga turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Ano ang napansin ninyo sa church sa Jerusalem? Ano napansin nyo? Lagi silang nagsasama-sama. So, meron silang get-together. Diba? So, lagi silang merong get-together. Yan yung church sa Jerusalem. Saan? Sa templo at sa mga bahay-bahay. Imagine that, mga kapatid. Ang church sa Jerusalem, laging may get-together. Hindi lang sa templo, maging sa mga bahay-bahay. Pag sinabi nating get together sa templo, ano yun? Large group gatherings. Pag sinabi nating bahay-bahay, it is a small group gatherings. Mga pagtitipon na maliliit. Ayan yung mga small group. Kaya meron tayong mga small group, mga kapatid. Ano po? So in other words, they were committed to attend church gatherings, yung small group and large group gatherings. Hindi naging optional at lalong hindi naging occasional ang pagdalo nila, kundi ito ay isang commitment in a regular basis. Kasi ang sabi ng verse natin, di ba, inilaan nila. So pag sinabing inilaan, naglaan talaga sila ng panahon to attend yung kanilang gathering sa temple at yung gathering sila sa kanilang mga bahay-bahay. Tingnan niyo, mga kapatid, balikan natin, verse 42 and 47, inilaan nila. Take note that word inilaan, that is a commitment. Saan? Sa turo ng apostol at sa pagsasama-sama, magsasalo-salo ng pagkain ng tinapay. Verse 46, sabi niya, araw-araw, and that is also a commitment. Araw-araw. Yung nga lang once a week, pahirapan pa eh. O, di ba? Sa iba, yung once a week nga, hindi nga na natutupad nung iba eh. Tapos sasabihin mo, araw-araw pa. Pero bakit nagagawa nila yon? Because that is their commitment. Di ba? To attend their small group and large group gatherings in a daily basis. Araw-araw. Sila'y nagkakantipon. Ngayon, tingnan natin ang sagutan. Yung ilang mga bagay tungkol dito sa chapter 2, verse 42 up to 47 na pinag-uusapan natin, na sinisiris natin. Number one question natin, sinong pinag-uusapan dito? Sino pinag-uusapan? Church, saan? Jerusalem. Ito yung
tinuruan, inaralan, pinangaralan ni Apostol Pedro at the day of Pentecost, mga naniwala at nagpabautismo. Ilan nga yun? 3,000. Very good. Natatandaan. So, 3,000 katao na nadagdag sa kanila. Nadagdag sa church. So, the church at Jerusalem ang pinag-uusapan. That is the first question. Second question, what? Anong ginagawa nila? Anong ginagawa? Ang pinag-uusapan natin kanina. Lagi silang merong get together. May gatherings. Diba na ginagawa? So, yan ang kanilang ginagawa in this context. Next question, saan nila ginagawa yung gatherings? Temple? Bahay-bahay. Next question, kailan nila ginagawa? Araw-araw. That is a commitment. Next question natin, how? Paano nila ginagawa yung kanilang gatherings? Tingnan natin ha. Balikan natin, verse 42 and 46. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkapatid na ano raw? Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Paano nila ginagawa yung kanilang gatherings, yung kanilang get-together? Merong kasamang ano? Kasayahan? Ano pa? Oh, yung kasayahan nila, paano nila ginagawa? Kakainan. Ayan, nagkakainan sila. So, nagustong-gusto naman nating lahat. Yan ang masarap kasi, yung kainan. Ano? So, yung kanilang small group and large group gatherings, laging merong kainan. Diba? Meron silang kainan. Ano po? So, eating together. So, sila'y nagsasama-sama, not just to fellowship, not just to do a religious activity, but also to eat together. Kumain silang magkakasalo. At alam niyo mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, eating together ay hindi yan basta kainan. Diba? Ito ay may malalim na kahulugan. Basta ang tao, kumain siya nakasalo mo in a Jewish culture, ang ibig sabihin niyan, we have intimate and very close relationship. And I am ready to die for you. Yan ang ibig sabihin sa kanilang kultura pag nagkainan sila na magkakasalo. Kasi pinipili lang nila yung mga makakasalo nila eh. Sa kainan nila. O, kaya usually, di ba, pag nagbasa kayo ng gospel, makikita natin ayaw nilang kasalo yung mga itinuturing na makasalanan sa lipunan. Diba? Na gustong-gusto naman ng Panginoong Jesus makisalo sa kanila. Diba? Kasi ang ibig sabihin nun, gusto ng Panginoong makipagmabutihan sa inyo. O, yun ang ibig sabihin. Kaya eating together is not just eating. It is on the purpose of para magkaroon tayo ng good and intimate relationship. So, yan ang ibig. Kahit naman tayo, diba? Bagaman minsan nagbabago yan eh. Kasi ngayon, lalo na pag may handaan, minsan, di mo naman kilala, eh, nakikikain. Diba? Bigla na lang, di naman imbitado, pumupunta. Ano? Kaya ba na pumupunta pag di kayo naimbitahan? Buna, nakakahiya naman yun, ha? Ganyan tayo, eh. Wala, ang kainan sa atin, kainan lang. Basta magkalaman ng sikmura. Sa kanila, iba yan. Di ba, ganun ang ibig sabihin. Pero meron din naman kainan tayo na hindi ka makikikain pag wala kang close relationship sa kanila. Kaya kapag niyaya kaya ka, sasabihin, oh, kain ka. Di, busog ako kahit gutom na gutom ka. Bakit? Kasi wala kayong close relationship. Meron naman pag pumunta ka sa bahay, di ka pa niyaya, nasa mesa ka na. Di ba? Naghahalungkay ka na ng kaldero, ng kung ano, kumukuha ka na agad ng plato. Why? Kasi close kayo ng mga taong naroon sa bahay. Ganun ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Kasi yung kainan ay ginawa para magkaroon tayo ng close relationship. Kaya alam nyo, kung meron kayong hindi ka-close, alam nyo na, yayain yung kumain. Alam nyo, napansin ko lahat kayo hindi ko ka-close. Ano, gusto nyo akong maka-close? So, alam nyo na, ano, yayain nyo ako. Ano, ganun ang ibig sabihin. Actually, dito sa Cardona Church of Christ, dapat close na close tayong lahat. As, kasi nga, we are family sa church. Diba? Pero alam nyo kung bakit dapat close tayo.
Kasi every Sunday, we eat together. Diba? Napansin niyo? Every Sunday, we eat together. Anong kinakain natin? Lord's Supper. Diba? Kaya dapat nagiging close tayo kasi kumakain tayong magkakasama. Yan yung idea, mga kapatid. Yan yung dapat nating maintindihan. Ano? Kaya yung panguse, yung kainan, noon pa man meron na talaga yan eh. Yung unang church, diba, sa Jerusalem. Yan ang ginagawa nila, yan practice nila. Nasa bahay-bahay, nagpipira-piraso na tinapay. Nagpapangusi sila. Kaya huwag mamasamain yung mga tao o grupo na laging nagkakainan. Kasi malaki ang naitutulong ng eating together to have an intimate and very close relationship. Kaya kahit sa family, di ba, hindi pinapabayaan yung table, eh, di ba, na dapat kahit gaano ka busy, merong moment, merong time na magkakasalo kayong kumain. Kasi lalong tumitibay ang samahan ng buong sambahayan. Listen, masarap kumain. Tama? Agree ba kayo? Lalo na kung yung in-order yung kinakain inyo. Kahapo kasi nabawian kami doon. Kasi namili kami sa isang restaurant, kumain kami. Hinapag na yung pagkain. Binawi pa, hindi pa pala amin yun. Ano? Eh, nakain na ni Tadjo. Ano? Kaya katuwaan kami. Ano? Masarap kumain kung atin ano, yung kinakain. Listen ha, masarap kumain kung atin yung kinakain natin. Pag hindi atin, huwag nyo kakainin. Okay? kasi alam niya yung kainan, napakasarap niyan eh. Kaya nga, di ba, lagi tayo nagkakainan. Yung mga post nga natin sa FB, laging may pagkain. Kasi we love to eat. Di ba, gustong-gusto natin yan. Ano mga patok na business ngayon, lalo na ngayong pandemic, ang mga nag-boom, kainan. Kung kailan nag-pandemic, tsaka mga nagutoman tao, di ba, laging kainan na lang ang inaatupag. Kasi masarap kumain. Listen, tignan niyo. Mangaral 24, walang maigi sa tao, kundi kumain at uminom. At paglaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Bakit daw? Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos. It is a gift from God. Yung may kinakain ka, may pagkain ka, able ka na kumain to eat, is a gift from God. Kaya kung may panlasa kayo, i-enjoy nyo ang kinakain nyo. Kasi darating ang araw, baka bigla wala tayo ng panlasa. Ano? At kayo ma-quarantine na pag walang panlasa. Kaya kung may panlasa, i-enjoy nyo yung kinakain nyo. Pag may pambili kayong pagkain, bumili kayo, i-enjoy natin yan. Because it is a gift from God. Sabi niya, pero listen, pero mas masarap kumain may kasabay. Agree ba kayo? Masarap kumain, of course. Pero mas masarap kumain may kasabay. Di ba? Pero ingat lang tayo. Di ba? Kasi siyempre, sa kainan talaga nagsisimula yung hawahan. Kasi nakukwentuhin, buga na, yung kanin nung isin, napunta pa rin, tapos nasubo mo naman. Ano? O, ganyan sa mga boodle fight. Ano? Kaya nag-iingat pa rin ano, sa mga kainan. Pero, yan ang ibig sabihin, ang sarap eh. Hindi mo namamalayan ang laki na nung kinain mo. Ang dami-dami mo nang nakain. Di ba? Kahit no rice ka eh, napaparice ka eh. O, ganun ang ibig sabihin niya mga kapatid. Kasi masarap kumain pag meron tayong mga kasabay. Tingnan niyo yung verse 46. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya. At may malinis sa kalooban. Kumakain silang magkakasama na merong happiness sa kanilang kalooban. Dahil masayang kumain na merong kasama. Tanay mo katabi, masaya ka ba? Sabihin mo sa kanya, kung hindi ako masaya, lulungkot ka. Ano? Ano? Dapat masaya tayo. Lalo na ngayon, kakain tayong magkakasama na naman eh. Mamaya-maya lang ha. Huwag kayong magmadali. Kakain tayong magkakasama na naman mamaya ng Santa Cena natin. Dapat masaya tayo kasi kakain na naman tayong magkakasama. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Ano? So, kahit minsan biglang matabang, biglang matamis, biglang ano, ganyan, ano? Magkakasama pa rin tayong kakain. So, yan yung ibig sabihin. Ano po? So, napakagandang gawain ito para sa atin. Number two, yung kanilang pagsasama-sama ay ginagawa nila to praise and worship the Lord.
At yan ang pinakamalalim na kahulugan ng pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. Diba? Hindi para magchismisan, hindi para kung anong gagawin, but to praise and worship the Lord. Tignan yung verse 47, nagpupuri sila sa Diyos. Yung kanilang mga gatherings, yung kanilang mga pagtitipon-tipon, yan daw ang kanilang ginagawa. Nagpupuri sa ating pong Panginoon. Ito ang dapat maging dahilan kung bakit tayo narito ngayong araw po na ito. Diba? To praise and worship the Lord. Oh, tatandaan natin yan. Pero listen, magkaiba yung umaten ng praise and worship at doon sa nag-praise and worship. Oh, tatandaan niya, magkaiba yan. Magkaiba yung nag-praise and worship talaga at saka yung umaten lang. Ang tanong, kayo ba nagpe-praise and worship or uma-attend lang ng praise and worship? Tingin nyo. Gusto nyo malaman kung papaano malalaman kung tayo nag-praise and worship or umaten lang? Gusto nyo malaman? O kasi merong pamantayan para makita nyo kung tayo uma-attend lang or tayo talaga ay nagpe-praise and worship. O, gusto nyo malaman? O, sige, sasabihin ko na. Okay. Kapag may nagbago sa buhay nyo, after you attend your small group and large group gatherings, nag-praise and worship kayo. Pero kung wala namang nagiging change sa buhay natin, after you attended small group and large group gatherings, ang ending, you just attended. Nag-attend ka lang. Hindi naman talaga tayo totally nagwo-worship. Listen, praise and worship is life-changing experiences. Diba? Yan ay pagbabago ng buhay natin. Pero kung hindi tayo nagbabago, walang nagbabago sa buhay natin, hindi talaga tayo nag-praise and worship. Kailangan merong change na gaganap sa ating pong mga buhay. May pagbabagong nangyayari sa atin. Tingnan niyo ito mga kapatid. Exodus 34:29. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises. Dalang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos, hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, nagniningning pala ang kanyang muka. Si Moises umakit ng bundok. Nag-praise and worship sa Diyos. Nakipag-usap kasi siya. Nakipag-niig siya sa Panginoon. Pagbaba niya, yung mukha niya nagniningning. So after ng kanyang praise and worship, nagniningning ang kanyang mukha. Tingin mo katabi niyo, nagniningning ba ang mukha niya? Kumukuti-kutitap ba ang kanyang mukha? Di ba? O baka naman salubong pa rin ang kilay mula kanina. Ano? Nagpe-praise and worship, nakaganon pa rin. Ano? So dapat tayo po ay nag-change. Nakita niyo, hindi literal na kagaya tayo ni Moises na paglabas natin ng bahay sa bahay, nagliliwanag tayo. Hindi literal. Pero anong application nun? Yung buhay natin nagliliwanag sa mga tao sa paligid natin. Why? Kasi nakikita yung chains sa ating pong mga buhay. Ngayon, after nyong lumabas ng kapilya, nakasimangot pa rin kayo, hindi kayo nag-praise and worship, umaten lang kayo ng worship. At ibig sabihin, paglabas nyo ng bahay sa bahay, pag uwi nyo, nagmumura pa kayo ron at nagugumayo. Hindi kayo nag-praise and worship. Diba? Ganun ang ibig sabihin yan. Paglabas nyo, hanap nyo agad si Marites o kayo si Marites. Aba, walang chains. Diba? Ganun ang ibig sabihin niya mga kapatid. Kailangan may nagbabago sa buhay natin. Tandaan nyo mga kapatid palagi. Praise and worship is life-changing experience. So kung walang chains, dumalo lang tayo. Diba? Ganun ang ibig sabihin niya. Like for example, last week, sabi natin, read and study the Word of God. Pero hindi ka pa rin nagbasa, hindi ka pa rin nag-aral. Anong ending? Hindi ka nag-worship. You just attend. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Kailangan merong changes sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya yun ang goal natin. Maging committed tayo. At paano ang ginagawa ng mga committed? Nagbabago sila after they attended praise and worship. Why I need to attend small group and large group gatherings? But kailangan natin dumalo. Una, because the Bible tells us to do it. Because the Lord tells us to do it.
alam natin yung verse na ito eh. Yung iba sa atin, memorize pa ito eh. Yung Hebrews chapter 10, verse 25. Huwag nating kaliligtaan. Ang alin? Ang pagdalo sa ating pagtitipon na gaya ng nakasanayan ng iba. Yung iba kasi nakasanayan talaga ang pagliban. Sa halip, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Listen, this verse is in a command form. Ano ang command? Huwag kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Ano yung pagtitipon natin? Small group and large group gatherings. Ano ang command? Huwag niyong kaliligtaan. Huwag niyong pababayaan ang ganyang mga pagtitipon. Kailangan may commitment tayo to attend those activities and gatherings ng church na kinabibilangan natin. That's the point. And of course, this verse is in a warning form. Nakita yung warning? May babala eh. Nasa dulo, sabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Parang may babala ron, ano? Nakita yung babala? Dumalo kayo ng gawain, large group and small group. Pag hindi kayo dumalo, listen, malapit nang dumating ang Panginoon. Baka di kayo matagpuan. Ganun ang ibig sabihin niya. It's a warning. May babala dun sa verse na ito. Kaya napakahalaga ng pagdalo sa ganitong pagtitipon. And of course, Jesus exemplified it. Ipinakita ni Jesus ang halimbawa ngayon. Tingnan natin. Sabi ng mga talataan, umuwi si Jesus sa Nazareth sa kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Ano ba ibig sabihin ng kinagawian? Nakasanay. It's a habit. Diba? Habit niya. Ano raw yun? Pumasok sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, tumindig siya upang bumasa. Ang Panginoong Jesus nagbigay siya ng halimbawa. Anong halimbawa yon? Kinaugalian niya. Kinagawian niya. Diba? In a regular basis, pumapasok siya ng sinagoga para siya'y makapangaral at makapagturo. Sana ganun din tayo. Diba? So, maging ugali talaga natin ang hindi pagliban sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Yan man ay online, yan man ay face-to-face, yan man ay small group, yan man ay large group gatherings natin. Alam niyo kung bakit? Another? Because Jerusalem Church did it. Yung halimbawang pinag-uusapan natin, di ba? Yung Jerusalem Church, they did it. Ginawa nila yan. Paano? Meron silang gathering. Saan? Temple and houses. Kailan? Araw-araw. Ginawa nila. Ginaya nilang ating pong Panginoong Jesus. Ano ang benefits ng pagdalo natin ng mga pagtitipon ng church? Alam mo, may benefits yan eh. May nabasa ako isang article, marami siyang binigay, pero apat yung kinuha ko. Apat ba o lima? Number one, sabi niya, churchgoers live longer. Ang mga tao daw na laging pumupunta ng simbahan, yan yung mahaba ang buhay. Parang totoo naman, ano? Marami tayong mga kapatiran, ano? Talagang humaba ang buhay nila kaka-attend ng church gatherings. O, di ba? Kaya yan ang humaba. Kaya kapag maaga kayong namatay, sasabihin, siguro, ano to, tamad ito sa simbahan, ano? O baka ganun, ano? O, churchgoers live longer. Alam nyo, inisip ko, bakit kaya niya sinabi na yung mga umaattend sa church, humahaba ang buhay? Nakita ko, alam nyo kung ano? Kasi yung 1 week natin is very busy, very stressful. Diba? Ang dami nating problemang pinagdaanan, ang dami nating mga inisip, at dami natin pinagdaanan sa whole week natin. Tapos bigla natin puputulin ang lahat ng mga pagdurusa natin sa 1 week na yan. Kailan? Every Sunday when you attend church gatherings. Diba? Yung bang pag nasa kapilya kayo, panatag na panatag ang kalooban. Diba? Parang walang problema, walang iniisip na kung ano, free from stress. Napansin niyo ba yun? Yung parang wala lang. Oh, hindi nga nyo pansin yung katabi nyo, natutulog na kayo. Eh, di ba? Wala kang pakialam sa kanya, basta ako matutulog ako. Ano? Di ba? Kaya peaceful na peaceful tayo, kahit nasa bahay sa bahay. Yun ang ibig sabihin eh. Napuputol natin ng kahit ilang oras man lang
yung sobrang kapaguran natin ng katawan natin, ng isip natin, ng buhay natin. Kaya siguro humahaba talaga ang buhay ng mga nagbababad sa simbahan. Ganun ang, kaya pansin niyo kahit sa mga simbahan, di ba? Yung kung tawagin nila mga taong simbahan, mga, di ba, yun yung mga antatanda na nila? O, kasi ang sasaya ng buhay nila eh. O, dahil lagi silang nasa Panginoon. Another, churchgoers live a happier. Alam niyo yung lagi nagpupunta sa simbahan, yan yung mga pinakamasasayang tao. Gusto niyo yung prueba? Tingnan ko katabi niyo. O, ano nakita niyo? Mukha pong hindi ito nagkakapilya. Ngayon lang ito. Nakabusangot po ito eh. Yan po mga lagi sa simbahan, yan yung mga happier. Yan yung mga pinakamasasayang tao. Totoo naman yung mga kapatid. Kaya ugaliin natin ang umaatin mga kapatid ng gawain ano po, ng ating pong Panginoon. Another, church couples who attend church together are happily married. Alam niyo yung mga mag-aasawa na lagi nagpupunta sa simbahan, magkasama? Kasi yun naman ang design eh. Ngayon lang naman tayo nagkakaroon ng tawag natin, kasi di ba dinesign natin ang worship natin, tatlong worship services, para may shifting, lalo na kung may baby kayo, may mga bata kayo, para si daddy muna ang magkapilya, pag uwi niya, si mommy naman, para may magbabantay sa mga bata. Yan naman ang design. Pero usually, ang gusto talaga natin, ang family, magkakasama talaga nagpupunta sa kapilya. Most especially the husband and wife. Kasi nagpapatatag daw yan ng kanilang pagsasama, ng kanilang pagmamahalan. Totoo naman yan, di ba? Yung dati, napansin nyo yung noon, yung mga mag-aasawa na nagpupunta ng simbahan, di ba? Yung nanay, may hawak ng babying ganyan, tapos may nakasukbit pang baby bag, tapos may dalawang bata pang naroon sa kanyang sayang ganyan. Ano? Tapos yung tatay nasaan? Ayun, naroon na sa unahan. Sabi pa niya, bilisan nyo. Parang hindi malang tumutulong. Ano. Pero masaya na nagpupunta sila sa simbahan na sama-sama. Yan ang nagpapatatag eh, sa relationship. Kaya huwag kayong papayag din niyo kasama asawa nyo pag nagwo-worship sa Panginoon. Ano? Kailangan yan. Tinitiyak natin na ang husband natin, ang wife natin, nagpupunta ng simbahan. Mahalaga yan. And of course, children who attend church are less like to engage in criminal or rebellious activities. Ang mga bata raw na active sa church, bagaman siyempre ngayon, close pa tayo sa mga bata. So ngayon, sabihin natin, mga batang nanonood ng Kids Church TV, mga batang nag-a-attend ng kanilang online Bible school, ano raw sila? Yan daw yung mga batang less engaged in criminal or rebellious activities. Sabi ng isang pag-aaral, yung mga batang lumalaki sa simbahan, hindi sila napupunta ng kulungan. Kahit magkaroon kayo ng ano, hindi yung mga nag-Sunday school. Diba? Ganon ka-importante. Diba? Kasi nalilas sila doon, nai-engage saan? Sa mga criminal or rebellious activities. Kasi ipinapakita lang natin kung gaano kaganda at kahalaga ng mga tinatawag po nating small groups and large group gatherings. Nakakatulong yan sa buhay natin. Mga kapatid, ready po ba kayo na gawing priority natin ang Cardona Church? Ready ba tayo na bawat miyembro ng pamilya natin patuloy na maka-attend ng small group and large group gatherings? Let us commit ourselves to attend small group and large group gatherings, face-to-face man yan or online gatherings. May commitment tayo sa Cardona Church. Tatandaan nyo palagi, may commitment tayo. At ang commitment natin, number one, to read and study God's Word. Commitment natin, number two, to attend small group and large group gatherings. Sana mga kapatid, maging commitment natin yan. At yung mga susunod pa na ating pag-uusapan. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's pray. Lord, thank you po sa inyo pong mga paalala. Thank you po sa inyo pong pagbibigay sa amin ng mga mensahe ninyo para ipakita sa amin kung ano ang dapat namin ginagawa bilang mga anak ninyo. Dahil ito yung nararapat. Tulungan niyo po kami na i-commit namin ang aming mga buhay, ang aming mga sarili to read and study your word. Dahil hindi bagay sa amin na mga anak ninyo ang nagpo-profess na kami anak ninyo, pero hindi kami naglalaan ng panahon para sa inyong salita.
Kaya Lord, help us na patuloy naming bigyan ng pansin ang iyong salita na tumutulong upang baguhin ang aming pong mga buhay. Tulungan din po ninyo kami na mag-commit ng aming pong mga sarili to attend small group and large group gatherings dahil napakalaking tulong po nito sa inyong iglesia at sa aming pong mga buhay espiritual. Makita namin yung importansya ng ganitong mga pagtitipon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na mula sa araw po na ito, muli naming i-commit ang aming mga sarili para patuloy na paglingkuran ka habang kami nabubuhay. I-bless you po, Panginoon ng Cardona Church of Christ at lahat ng nakakasama namin sa mga live streaming namin. In